Cycling Chef, magandang araw po sa inyo. Kagabi po, nanonood ako ng videos about spices. I-review ko po yung mga different kind of spices na nagamit ko na sa pagluluto. Naisip ko na today, parang gusto kong gumawa ng isang recipe na magagamit ko yung mga spices na nakita ko kagabi sa pinapanood kong video. Para marami akong spices na magamit, magluluto ako ng isang Indian food. Nagawa po tayo ng vegan o vegetarian biryani. Hindi po mga kapadyak, handa po natin ang mga sangkap, tapos magluluto na po tayo. Narito po ang ating mga sangkap. 1 tablespoon of garlic, 1 half tablespoon of ginger, 1 half cup of onion, 1 half cup of carrot dice, 1 cup of potato cubes, 2 tablespoon of green peas, 1 and a half cup of cauliflower, 1/4 cup of shiitake mushrooms, 1 cup of bagui beans, 1 tablespoon of red bell peppers, and 1 tablespoon of green chili, 1 red onion fried, and 2 tablespoon of cashew nut, and then of course, ang ating basmati rice, about 4 cups of basmati rice. Ito naman ang ating mga spices, coriander seed, cumin, cardamom, gramasala, chili powder, ground cloves, turmeric, at saka yung coconut milk. About 2 cups ang gagamitin natin. Simulan na po natin ang pagluluto, mga kaibigan, mga kapadya. Gamit po tayo ng virgin coconut oil, mga 3 to 4 tablespoon. Lagay natin ang ating garlic at saka ginger. Ilagay po natin ang ating onion. Patay po natin siya for about 2 to 3 minutes hanggang sa mag-caramelize po yung onion. Okay, makalipas ang 2 minutes, ilagay na po natin ang ating carrots at saka ang ating potato. Then, lalagay na po natin yung ating mga spices para ma-release niya po yung kanyang aroma at yung kanyang flavor. So, unahin po natin yung ito, garam masala. Garam masala is basically cumin, black pepper, cinnamon, cloves, coriander, tsaka cardamom. So, lagyan natin about 1/4 teaspoon of garam masala. Then, lagay tayo ng 1/4 teaspoon ng turmeric. Tapos, maglagay tayo ng 1/8 of a teaspoon ng cumin. teaspoon ng ground cardamom, 1/8 teaspoon of chili powder, 1/8 teaspoon ng cloves, 1/8 teaspoon ng coriander seeds. Okay, lagay na po natin ang ating bell pepper and green chili. Then, yung mushroom. Yung frozen peas, lagay na po natin. Itay lang po natin. Of course, yung bagu beans. Bango. We add our seasoning. 2 pinch of salt. Medyo generous pinch po yun, ha. Fresh black pepper.
Sana naamoy niyo to. Lalagay din nga pala tayo ng ano, bago ko makalimutan, red chili. Red chili powder. Tama-tama na yung pagkakaanghang niya. So we will now add the cauliflower. And then, wala kasi tayong mabili dito sa apalid ng ano eh, ng coriander, fresh coriander leaves. Wala po kasi. Ngayon, meron akong dried cilantro. So halos parehas lang naman yung flavor niya. Pero syempre, mas masarap yung fresh coriander leaves. So, lagyan lang natin ng konting dried cilantro. Kaya mamaya, ang gagamitin na lang natin sa huli, eh parsley instead of coriander leaves. So, lagay na po natin ang ating coconut milk. About 2 cups of coconut milk. We deglaze the pot with the coconut milk. Scrape the bottom of the pot. And we taste. Need more salt. So, 3 pinch of salt na po, mga kaibigan. Now, ihinaan po natin siya ng mahinang-mahina. Katapos, ilalagay na po natin yung niluto nating rice na medyo al dente pa yung pagkakaluto. Meaning, hindi pa cook through yung rice. So, merong pa siyang bite, no? Ayan, kung makikita nyo, this is a basmati rice o long grain rice. Medyo matigas-tigas pa po siya ng konti. Niluto ko lang siya for about 10 minutes. So, lagay na po natin yung ating basmati rice. So, ayan po. Then, nagagawin po natin, simmer natin siya o paininin pa po natin siya ng 10 minutes. Sa mahinang-mahinang apoy, lulutuin pa natin siya ng 10 minutes. Lalagay na po natin yung ating parsley leaves. Takpan na po natin. Ngayon, lulutuin natin siya 10 minutes. Orasan po natin para mas accurate. Pagkatapos, tapos na po ang ating vegan o vegetarian biryani. Nilagay ko na rin nga pala, bago ko patayin, mga 2 minutes before patayin ko, nilagay ko po yung cashew nuts, tapos yung pong pinirito nating onion. So, luto na po siya. So, ipe-plate po natin. Ayan na po, ang ating vegan o vegetarian biryani. Ito na po, mga kaibigan, mga kapadyak. Ito na po ang ating vegan o vegetarian biryani. Tignan po natin. Punong-puno po siya ng fiber, protein, and carbohydrates. Very good para sa ating recovery meal or pre-ride meal. For example, meron tayong long event bukas. May long ride or may race. Pang-carbo loading po ito. Pwedeng-pwede po mga kaibigan, mga kapadyak. Meron siyang good fats o good oil. Galing sa coconut oil, tsaka galing sa coconut milk. Pero dapat kasi pagka yogurt sana, wala naman po tayong coconut yogurt.
So, coconut milk, pwede na po yan. Tapos, kung yung color, ganito po siya ang color, pero dapat medyo orange or reddish siya ng kaunti. Kasi, kaya lang, wala tayong, wala tayong saffron. Eh, medyo mahal po yung saffron, kaya kung ano lang po yung available, pwede na po ito. Sige po. Sakto po yung texture ng rice. Tama po yung pagkakaluto. Yung hint ng onion, tsaka yung parsley, tapos yung cardamom. Tapos may crunch siya na makukuha ka dun sa cashew nuts. And then yung kick ng spice dun sa huli. Perfectly balanced. Okay po siya. Sarap. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak. Ubusin ko lang po ang pagkain ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pananood ng aking mga YouTube videos. Para pa po sa mga future recipe, healthy recipes, cycling tips, please subscribe to my channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Again, this is the Cycling Chef.